Hi guys! Kumusta po? At isang mapagbalang araw po muli sa ating lahat. Especially po sa mga bago dyan at sa mga interesado sa cryptocurrencies at mga pwede po natin pagkakitaan through online. For this video po ay gusto ko lang i-share sa inyo or paalala lang naman to. Lalong-lalo na no, yung mga nag-share, mga nagpo-post or mga nag-comment na ayaw na sa crypto. Yung iba ay iyak nga no, dahil sunog or dahil talo or lugi sa cryptocurrencies. So ito guys no, ay mga dapat nating tandaan or sabi ko nga paalala, kung papasukin nyo ang cryptocurrencies guys no, ito yung mga dapat nyo ring iwasan no. And kung gusto nyo subukan, I think lagi naman nating sinasabi, lalong-lalo na no, sa mga nakapanood ng videos natin, lagi nating paalala na do your own research and invest only what you can afford to lose, especially pagdating sa crypto kasi it involves money. And cryptocurrencies, ang presyo niyan volatile. Taas baba po yan. You cannot predict 100% sure kung ano po ang mangyayari. So if you're not prepared, tapos pasok ka ng pasok, try ka ng try, na hindi mo lang napag-aralan, na hindi ka, wala kang idea, is ayun nga, pwede ka talagang ma-stress, no? Yung iba na depressed because nalugi, nasunog yung kanilang pera dahil sa cryptocurrencies. So ito guys, no, ayun nga, dito sa crypto kasi, especially no, if you are using Binance at ibang mga crypto exchange na merong future trading. Okay. Dito kasi sa future trading guys, no, if susubukan nyo siya, kailangan nyo talaga siyang arali ng mabuti. As in, wag na wag kang maglalabas, magbibitaw ng pera. Wag na wag mo siyang susubukan hanggat hindi mo siya napag-aaralan ng mabuti. Hanggat hindi mo siya tawag dito na nalalaman kung ano talaga yung risk, no, ano yung mga pwedeng mangyari sa pera mo dito sa future trading kasi very risky po siya. Okay, napaka-delicate po ng future trading. Pwedeng tawag dito, pwedeng masunog yung pera mo dito sa future trading if hindi mo siya aaralin na mabuti. Okay, and I think most of those nagpo-post, nag-share ng kanilang experience is because of future trading. Okay, nasunog yung pera, tawag dito na nalugi, and nangyayari lang naman kasi yan guys dito sa future trading. Kasi kung mag-spot trading lang tayo dito sa spot trading, sa to lang, if bibili tayo at mag-hold, pwedeng bumagsak, no? Yes, pwedeng bumaba na bumaba yung kanyang presyo, but hindi masusunog yung pera mo hanggat hindi mo siya binibenta. So pwede kang malugi, yes, kasi babagsak at babagsak yan, especially if nabili mo siya sa mataas. So pwedeng bumaba na bumaba, bababa din ang value ng pera mo, malulugi ka, pero hangga't di mo siya binebenta, hindi ka palugi, no? Kasi kapag umangat uli yan, there's still a chance na makabawi ka at kumita. And kapag nag-spot trading ka, actually dito ay last risk talaga siya. Makakatulog ka, no? Kasi ang mindset ng mga nag-spot trading is for future, for long-term investments. Na-share ko na to, no? Na pag-spot trading for 2 to 3 years, no, I think, no, if you want to buy, hold for 2 to 3 years, mas okay yun, no, para at least less stress nga, nakakatulog ka, and less worries, no, kasi pwede mo siyang pabayaan kahit anong mangyari dyan. Ang risk lang naman dito is kapag ang isang crypto project is na-scam or na-rug pull, no, kasi yun talaga, mawawala talaga ang presyo niya, dun lugi ka talaga kasi mawawala na siya ng presyo, so hindi mo na siya mabibenta. So yun yung mga risk dyan, pero sa dami-dami ng mga listed dito, hindi naman lahat ganun na nangyayari. No, ilan lang, hindi naman lahat. Konti lang talaga yung ganung scenario. So, sa mga cryptocurrencies na listed dito, kahit let's say nakabili ka ng bull market sa mataas, still karamihan sa kanila is nakaka-recover na kahit papano. So, ibig sabihin, pwede ka na makabawi kahit papano. But, unlike dito kay future trading, dito guys, kay future trading, talagang masusunog talaga at masusunog yung pera mo kung hindi mo siya aralin, kung wala kang idea. That is why maraming mga videos naman, maraming mga nag-share, maraming mga nagtuturo ng mga risk management, no, paano ba to gawin itong future trading, kasi dito mabilis kasing kitaan, kaso lang mabilis din talaga lugian.
Okay? So, tapos kung gusto niyo subukan, huwag kayong maglalabas ng malaking halaga talaga. No, kasi yung iba, grabe, all in. So, kasi nakikita nila, mabilis ang kitaan. So, malalaki ang nilalagay nila, malaki ang tinitrade nila. So, but the problem is, kung hindi nga alam kung paano siya gawin, pwede ka talaga malugi, pwede ka masunugan. And it's very traumatic, no? Kasi dito, kapag malaki pera mo, uubusin talaga yan, lalo-lalo kung hindi mo alam kung ano po yung mga gagawin. Alright? So, kaya, be careful guys, no? Paaralin mo na kung gusto nyo mag-future trading. Pero I think guys, mas okay kung iwasan nyo itong future trading or kung magta-try mga kayo, at least maliit na laga. No, yung trade nyo, at least $1 to $2 to $3 lang per trade, mas okay na yun. Yung iba kasi, lalaki, $20, $50. Ako, natuto na rin ako dito, actually. So, nag-future pa rin ako, pero hindi na ako nag-trade ng malalaking amount talaga. Maliit na amount talaga. Makikita nyo dyan, may position tayo, pero yung position na yan, maliit na halaga lang. Small amounts lang yung position natin. And yung tawag dito, yung margin natin is kahit bumagsak yan ang bumagsak, hindi tayo masusunugan kasi maliit lang yung mga positions na ino-open natin. Okay, so ganun tayo mag-trade ngayon. Natuto na kasi tayo. Yan. For example, ayan. Makikita mo dyan, ayan, $3 lang, nakalong tayo, tapos $3 lang, 3.89. Liquidation pricing na nyo. Walang nakalagay zero. Kasi maliit na halaga lang ang nilalagay natin. Okay, so kahit bumagsak ng bumagsak yan, matagal tayong masusunugan. Matagal tayong tawag dito mali-liquidate kasi tingnan mo, liquidation price zero. Ayan, si high. So, liquidation price zero. Ayan. So, ganun siya guys na. Sabi ko nga, no, kung aralin mo siya na mabuti, maintindihan mo kung paano galawan, paano mag-entry, magkano yung tamang entry sa puhunan mo. Nakadepende sa puhunan mo. Eh, kung meron ka naman million siguro, pwede ka mag-open ng maraming trades kasi at least hindi aabutin yung liquidation price mo. Pero ay nga, sabi ko guys, no, ipaalala lang naman to, no, aralin nyo na mabuti if gusto nyo siyang subukan. I think spot trading mas recommended talaga. Spot trading is you can buy, you can hold, you can wait, no, papayaan mo siya. But future trading, hindi mo to pwedeng pabayaan. Aralin mo talaga siya, babantay mo yung price chart. So ay nga, ang bottom line pa rin is do your own research pa rin talaga, no? So wag lang maglabas talaga ng malaking puhunan. Alright, so anyway, paalala lang naman to guys. So, marami naman tayong videos, no, na laging paalala, pero I think importante pa rin talaga na napapaalala ng lagi, no, kasi marami pa rin talaga nakakalimot. Alright, so yun lang gusto ko share. Guys, maraming kumikita sa future, ah. May kumikita naman talaga dito. Yun lang, mas marami ang nasusunugan. Okay, kaya ingat-ingat na lang, aralin na mabuti. Alright, yun lang gusto ko share po about dito, about cryptocurrencies, and maraming salamat. And if you want to share your ideas, no, pwede naman, wala pong problema. Maraming salamat, and God bless po sa ating lahat.